Alright, so welcome back mga kanatik. Ayan. So for today, isishare ko lang pala sa inyo yung mga ilang comments natin o review dito sa ating pinakabit na beast tire, no? Pero syempre, bago tayo magsimula, intro muna tayo. Kanatik, nakapagpa-install na tayo ng ating B-Star sa Keira and Kesha Moto Tire Shop. Yan, so shout out sa kanila, no. Actually, doon natin binili, doon tayo nagpakabit, and then kung doon kayo bibili, napakaraming freebies, no. So isa na doon yung pre-installation, and then pre-tire sealant at marami pang iba. Ayan. So yung bali yung tire size nga pala na kinuha natin sa harapan na Beast Tire is 9080. Yan, so same size lang doon sa pinagpalitan niya na Pirelli Angel, no. So yung price niya is 1395. And then yung sa likod naman natin na Beast Tire is 100x80. So same lang din siya doon sa pinalitan niya na Safeway tire, no. Bali ang cost niya is 1,690. Right? Bali pagkakabili natin lahat is 3,085 pesos lang at napakaraming freebies. Bali yung unang pakaramdam ko dito talaga sa Beast Tire natin is parang tumaas yung motor natin. Although siguro bago kasi hindi pa siya pudpod, kaya pakaramdam natin tumaas. Although ganun din naman yung sabi nila, no, na parang mataas yung hulma ng Beast Tire. Ayan. Actually, na isa pang nakakatuwa dun sa shop na yon is talagang pinapayuhan nila yung mga customer nila, no. After 20 kilometers daw, kailangan daw magdahan-dahan muna kasi nga kumbaga bagong-bago pa yung gulong natin, no. So may tendency na baka mag-slip ka, no. So sa first 20 kilometer lang naman daw yun. Pero ganun pa man, kahit 20 kilometer yan, dapat mag-ingat pa rin tayo, di ba? So yun nga yung number one na na-obserbahan ko dyan, na medyo tumaas yung motor natin. And then so far so good naman siya sa wet and dry, rain or shine. Okay naman siya, no. Actually mga nakaraang araw is ulan ng ulan, tapos biglang aaraw. Ayun, kaya nasubukan din natin agad yung kalidad ng Beast Tire. So far, so good. Wala akong masabi. Okay siya sa basa. Okay din siya sa rough. Then, mas lalong okay siya sa ganito mga patag, ano. Yun nga lang, syempre, kailangan pa rin ng tamang pag-iingat or pag-aalaga, especially sa gulong at motor natin, no. So, number one dyan, syempre, yung tamang tire pressure, no. Dapat lagi nating i-apply yan dun sa ating front and rear tire. Pero kadalasan minsan pag yung madalas umuulan, malakas yung ulan, medyo nagbabawas talaga ako ng hangin para medyo lapat yung gulong doon sa kalsada, no. So parang dagdag ano ko lang yun, precaution para sa sarili ko, no. Pero sa inyo, nasa sa inyo kung gusto nyo rin ganun ang gawin nyo, no. Pero mas maganda lagi tamang tire pressure para sa ating front and rear tire. Yan. Then, siyempre, iwasan din natin yung kaskasero. Ayan. Yung birit ng birit. Yung sudden brake. Banking-banking. Ayan. Iwasan natin yan kasi isa rin yan sa nagiging cause kung bakit madaling mapudpud yung ating gulong, ano. Ayan. Kumbaga, sa usapang budget, okay naman yung
Sa usapang price, okay naman yung Beast tire. Kumbaga naka-range siya sa mura na quality. Pero obserbahan pa rin natin niya kung gaano katagal ang itatakbo ng ating gulong. So 27K Odo, siguro hanggang sa makapagpalit tayo ng bagong gulong, bagong brand para makapag-try tayo ulit ng ibang brand ulit. Kahit nasabihin natin matagal na itong or tumagal sa atin yung Beast tire, isusubok pa rin tayo ng ibang gulong para ma-review natin yung ibang brand, ano? Yan. Mamaya, papakita ko sa inyo yung 1 week or almost 2 weeks na takbo ng ating motor, ano? Yung kung ano yung kalagayan niya ngayon. Actually, kasi minsan nakadepende rin yan sa ano, eh. Kahit nasabihin mo nga 27K Odo, nakadepende yan dun sa dinadaanan or yung status ng lugar mo, no? Kung laging malubak, tulad sa mga probinsya, di ba? Almost dun, mga lupa, mga graba, mga bato. Yan. So, nakadepende pa rin dun yung takbo, no? So, sa atin siguro, yan, tulad na itong sa mga Quezon City, hindi may iwasan, may mga lubak-lubak. Kaya, okay na rin siguro kung tatagal to ng 10K Odo sa akin. Okay na to. Sulit na sa akin yung mga ganong gulong. Yan. So mamaya mapakita ko sa inyo. So mamaya mapakita ko sa inyo yung itsura or yung condition na ng gulong natin after almost 2 weeks na paggamit nito. Alright. Ayan, ito na yung takbo ng ating almost 2 weeks na paggamit mula nung na-install. Ayan. So ito is 100 by 80. Then itong sarap is inyong condition status niya ngayon, 90 by 80. Yan. Alright, so hanggang dito lang mga kanatik. Hopefully kahit pa paano is nakatulong itong video vlog natin for today. So you know the drill.
please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na i-upload po natin. Once again, ang iyong lingkod, Napik, signing off.